Araw bago ang ganap na pagpapatupad ng motorcycle lane policy, nagpaalala mga taga MMDA sa mga rider na dumaan sa tamang lane sa EDSA. Simula bukas, pagmumultahin na ng 500 piso ang mga lalabag sa polisiya. Ayon sa MMDA, pwede lang lumabas ang motorcycle lane kung liliko palabas ng EDSA. Dapat daw mag-signal light muna sa daang metro bago ang pagligo. Samantala, base sa tala ng MMDA, simula kaninang alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, may git 100 sasakyan na ang kanilang sinta sa ikalawang araw ng mas mahigpit na pagpapatupad sa yellow lane policy. Sa kanilang no contact apprehension policy naman, may git 300 sasakyan ang namataang lumabag sa polisiya base sa CCTV. Kaugnay po ng mga balitang yan, makakapanayin po natin sa linyang telepono si Ms. Celine Pialago, tagapagsalita ng MMDA. Ma'am, magandang hapon po sa inyo. Yes po, magandang hapon Sir Jiggy at sa lahat po ng viewers natin. Magandang hapon po. Apo, yes po. Dito sa pagpapatupad ng motorcycle lane bukas, paano ho ba ang magiging sistema? Saang lane din po dapat para lang malinawan po ng mga kababayan natin nagmumotor, saan ba talaga sila dapat eksaktong lane dumaan? Ang motorcycle lane natin, sir, ay yung pangalawang linya ho mula ho sa kaliwa. So, yun ho yung may mga markang na kulay atul, yun ho ang magsisilbing motorcycle lane natin. Pwede po mag-overtake, sir, yung mga riders natin, pero sa leftmost side, and they just have to go back ho to motorcycle lane. Ang motorcycle lane po, starting tomorrow, ay implement natin sa sabay ng yellow lane, at ang empty lane po is non-exclusive lane. Apo. So, yung pong pagpapatupad nito ay talaga kasi higpit din po nung yellow lane policy na ginagawa po nyo ngayon? Yes po. Buong stretch po ito ng EDSA. So, makikita po nila yung ating tropa mula po sa northbound, southbound. Pareho po yan. Pareho po natin i-implement. In fact, sir, idagdag po lang sa samantalahin po ito. Nangangailangan po ang MMDA ng tatandaang enforcers pa para po mamanage natin buong kamaynilaan, lalo na yung mga areas na hawak po ng MMDA. So, kung magkakataon po na mapunan natin yung kulang natin sa tao, mababantayan po natin yellow lane, motorcycle lane, hindi lang po EDSA, pati po Commonwealth and C5. So, at least may mga tao po tayo ng mga Apo. Ma'am, maraming salamat po sa pagkakataon na puputuli ko po itong panayam natin dahil kasalukuyan po ay nagtatalumpati naman si Pangulong Duterte.